So, the next topic for your connecting equipment pagdating ng machine design is sprocket and chain. So, sprocket and chain, by common jargon, it is used to connect yung shafts that has pulleys na may ngipin, cogs, ibig sabihin cogs, na it can attach and de-latch itself from the chain for the connection of power. Later on, we will discuss the advantages of the chains compared to your belts. Now, for your sprocket and chain, okay, so on your sprocket and chain, it is used in bicycles, motorbikes, merong cars, di ba? For the timing. Okay? Para sinasabi nilang wala sa tono ang car mo pag naputol ang timing chain. Biyaandar yan. Tapos, yung tanks, ginagamit saan? Yung kanilang mga trucks. And other machinery. So, the purpose of your sprocket is either to transmit rotary motion between two shafts, okay, which is a center distance apart from each other, where gears or cogs are suitable, or to impart linear motion to a track, a tape, etc. So, ibig sabihin yan, kapag merong ngipin, wala kang slip, hindi dudulas. Unless otherwise, bungal na yung ngipin ng sprocket. So, sprocket is a profiled wheel with teeth that meshes with a chain. Bakit meshes? Dapat, yung tinatawag nating pitch, same yan dun sa pitch ng ngipin ng sprocket and then the chain. Hindi pwedeng magkaiba. What will happen? Kakabiyos. Kapag kumabiyos, ibig sabihin, aalis dun sa pagkaka-align. Okay? So, a sprocket is distinguished from a gear in that sprockets are never meshed together directly. So, ibig sabihin, kung ang gear mo, hindi yan far apart from each other. So, gear to gear, yung ngipin to ngipin, ang transmission ng power. Pagdating naman sa sprockets and chains, you use the chain to connect or transmit the power from a sprocket that is apart from it. And then, a sprocket is distinguished from a pulley. Bakit? Yung sprocket mo may ngipin, ang pulley mo meron yung groove. Nakabaon lang yung belt. And then, ang pinagkaiba pa ng sprocket is that kahit islock or hindi masikip yung pagkaka-arrange ng iyong sprocket, aandar pa rin siya. Pero sa belts, kailangan mahigpit para ang power niya transmission is 100% almost. Okay? Sa chain naman, chain and sprocket, kapag masyadong mahigpit ang chain and sprocket mo, ano mangyari? Maingay. At saka hirap. Hirap yung transmission ng power. Okay? So, what are the advantages of your chains? Okay. Number one, adaptable for long or short center distances. Unlike yung belts mo, kapag masyado ng malayo yung distance, nagsasag, natural na luluwag yan kasi merong weight. Habang mahaba yung belt, umibigat yan. And the next, can be arranged to drive more than one unit. Bakit sir? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, meron kang chain dito. Are, gagawa ka ng chain. Drawing tayo. Ito yung chain roller mo. Tapos mag-chain ka na naman dito. Mag-chain ka na naman dyan. Mag-chain ka na naman. Ganun ang kagandahan ng chain. Hindi siya nakadepende dun sa sikip ng distances mo, sa tightness.
Di katulad ng belts, kailangan lahat yan tight. So, nagkukontrahan. Okay? What will happen pag nagkukontrahan? Yung shafting mo, magkakaroon yan ng mataas na bending moment. Okay? Next. Can be arranged to drive more than one unit. Check. No slippage. Okay? Bakit? Sir, hindi dudulas talaga yan. May ngipin nakakapit eh. Kaya lang, the problem with there is kailangan mo ng lubrication. Without lubrication, di ba, parang ngipin ng tao. Parang ngipin ng tao, pag hindi dinudod brush, nasisira. Ngayon, pag may lubrication, ibig sabihin, bukod sa hindi siya kakalawangin, smooth yung drive niya at hindi siya maingay. It can also operate in hostile environment. Ano yung hostile environment? Yung environment na mababasa, matutuyo. Hindi katulad ng belt mo. Yung belt kasi pag nabasa, natuyo, lumulutong. Nagdi-disintegrate. Your chain, mas mahaba ang service life kesa belts. Okay? Ito na yun, sinabi ko. Long life when properly maintained. Properly lubricated, tapos imi-measure mo yung mga cubs. I-measure mo rin yung clearances nila. If malaki na yung clearances ng ngipin niya to the pitch of the roller chain, ibig sabihin, iingay na yan every time mag-transmit ng power. So, what are the disadvantages of the sprocket? Kung yung belt mo, may stay yan dun sa pulley because yung pulley meron yang groove, ito, madalas, di ba, sa bisikleta, pag nag-BMX ka, nung bata ka, tumatanggal yung chain because of the alignment. Or else, bungik na yung ngipin. Pag bungik na yung ngipin, natural nakaka-abuse yan. Okay, ma-out of alignment, kaya matatanggal siya. Okay? And yung risk of coming off the sprocket. So, the guide sprockets and spring tensioner may be necessary to maintain chain tension. But not necessarily ganun. Yung mga kailangan eh. Okay? Yung chain, kapag nagkaroon niya ng mataas na tension, it tends to, ano, mag-elongate din yan. Siyempre, bakal yan eh. Pag nag-elongate, yun na, mababalik siya. Okay, next. It is noisier than belts. Maingay nga naman talaga. Kaya nilalagyan niya ng makapal na grasa para hindi umiingay. Yan lang ang problema. Papansin mo sa mga motor na pan-tricycle, ang dumi-dumi. Sumasama yung lupa. And then, hindi siya ganun ka-flexible. Okay, flexibility is limited to single plane only. And then, limited to low speed applications compared with belts and gears. Hindi pwedeng masyadong mabilis yan. Merong speed rating lang yan. Bakit? Mas mabigat siya kaysa belts, di ba? So, affected siya ng mataas na? Ano yun? Yung sinasabi ko force. Centripetal force. A centrifugal force. Yan yung centrifugal force yun. Center fleeing, hindi center seeking. Now, an idler sprocket. Ano ba yung idler sprocket? Okay? Wala siyang purpose, kundi pasikipin lang yung chain drive mo. Okay? In some chain drives, it is difficult to have the exact number of chain links. Tama naman. Okay? Kasi hindi mo naman mapuputol basta-basta yan eh. Eh, hindi mo naman pwede na sa design mo, ilayo pa yung shafting to shafting. Kaya gagamit ka ng idler sprocket para pahigpitin siya. So, if the chain is too loose, it can slip. Siyempre, kasama rin yun. Diba? Kapag tumitikalbong yan eh, tumitilapon yan kapag masyado na mabilis ang ikot. So, it can slip and cause the driven sprocket to not rotate in sync with the driving sprocket. And, if the chain is too tight, eh, sinasabi ko, the chain drive may not rotate because of too much friction. Kahit lagyan mo ng grasa,
It may be necessary to insert an idler sprocket at some point, okay? And an idler sprocket can be inserted between two main sprocket causing the chain to tighten. Okay, bibigyan kayo ng sample ng idler sprocket. Kung nagmamaneho kayo ng mountain bike, saan nyo siya makikita? Makikita nyo siya dun sa yung cambio, derailleur. Diba? Nandito sa ilalim, andito yung chain sprocket, tapos meron nakalagay dito, nandito. Ito yung mga idler. Andiyan yung idler. Yung plastic. Yung arm yun eh. Nakasabit lang. Nandirailleur. Okay? So, for chain drives, they are able to transmit large tensile forces. Okay? Yung tight side mo is always yung mahatak, this one, and then yung slack strand. Bakit siya nag-i-slack? Kasi, hindi mo naman maisiset yan na talagang tight sila. Yung slack niya is because of the weight and also because of the distances. Yung layo ng isang chain to one another is what you call the pitch. Okay? Wala ka lang ibang gagawin dyan. The most common roller chain is the given here. Okay? Sometimes, sa BMX natin, yung maingay, di ba? Pinapalagitik natin. You call that as a ratchet gear. Nagkaklang. Tik-tik-tik-tik-tik. Di ba? Maingay. Mas maingay daw, mas maganda. Mas mukha kang mayaman pag sa bicycle. Okay? So, pag inverted tooth naman, bakit siya tinawag yung inverted tooth? Kasi yung ngipin nandito sa sprocket. Meron namang roller chain na siya yung merong ngipin. Tapos, ang may pitches naman, yung iyong sprocket. Baliktad naman yun. Yun naman yung ginagamit sa timing. Yung mga timing applications. May kita nyo yung sprocket na yun na ganito itsura. May ipin. Ayan. Inverted tooth. Okay? May inverted tooth. Nandyan. Tapos nakakonect pa siya sa isa pa. Saan kayo makakita na? Ano maganda example na inverted tooth? Oh, chainsaw. Chainsaw. Inverted tooth yun. Itong pamutol mo, ito yung sharp side. Yan. Chainsaw. Inverted tooth. So, for silent chain, yan ang ginagamit natin sa mga machines. Okay? For mga timing application, bakit? Hindi siya maingay. Kapag umingay yan, ibig sabihin may problema doon sa transmission mo. So, bakit, sir, nagkakaroon ka ng single strand, duplex, two-strand, triplex, or pag maging tatlo, triplex, quadruplex. Okay? Ito yung mga types nun for silent chains. Saan nyo kayo makikita nito? Punta kayo ng Benavides dyan sa Maynila, Binondo. Doon sa nagbebenta ng mga bearings NSK, meron silang binibenta yan. So, standard roller chain for a single strand, maliliit lang yan. Ang pitch, kayo na magdedetermine, depende doon sa bibiliin yung sprocket. Dapat alam mo rin yung pitch ng sprocket, nakadepende kung anong module yung ibibigay sa'yo. Okay? So, bakit nagkakaroon ka ng multiple stranding?
dinadamihan mo yung strand. It is for you to divide the power transmission and then the force transmission. Kapag single, ibig sabihin, malaking power, madaling maputol. Pag dinivide mo sa strands, ibig sabihin, you also divide the force that is exerted tensile on your chain. Okay? Remember that. O, ito lang ang nagamit ko nung ako nagtatrabaho. Yan lang ang nagamit ko sa kanila. Okay? Eh sir, bakit ang mga kumpanya ang ginagamit pa rin nila belts? Yung mga small time na kumpanya. Kasi yung chains, mahal ang servicing. Mahal palitan yan. Kalas buo. Yung belts, kapag naputol, luluwagan mo lang, lagay mo na lang ulit. Yung chains, kalas buo yan. Diba? Pag sa kotse, sir, naputulan ka ng timing belt. Naputulan ka ng timing chain. Hindi aandar ang sakyan mo. Kalas buo yun. Pag naputulan ka ng timing belt, luwagan mo lang, pasok mo yung belt, okay na. Yan. So, ito yung multiple stranding, tapos may ngipin. Wala nung ngipin. Okay? So, ito ginagamit for heavy applications. Dati, nakita ko ng ganyan sa Harley Davidson. Ganyan yung chain drive ni Harley Davidson. But now, makikita niyo Harley Davidson gumagamit na lang ng belt driven. Ang mapakita lang sa belt driven after long drives, lumuluwag eh, sa init. Okay? So, you call ang layo ng isang chain to another is the pitch. Dapat same ang pitch mo with the sprocket. Hindi pwedeng iba. Okay? No, center guide chain. O, hindi siya kakabyos. Okay? O, bakit duplex? Kasi dalawa yung strand. Triplex? Tatlo. Quadruplex? Apat. Okay? So, itong mga nasa gitna, yung madalas na pinipress natin tapos pupukuhin ulit natin kapag i-engage natin yung chain is what you call the hinge. Okay? Tapos yung tinatanggal mo sa kanya is the locking pin. So, what are the practical applications of your chain drives? The chains are mostly used to transmit motion and power from one shaft to another. When the center distance between their shaft is short, as in bicycles, motorcycles, agricultural machinery. The chains may also be used for long center distances, up to, by design, 8 meters. After that, masyado na mahaba. The chains are used for velocities, up to 25 meters per second. Masyado mabilis yan. And for power, up to 110 kilowatts, isang chain lang yan, ha? But the basic of the design is to divide yung stranding. In some cases, higher power transmission is also possible. Yan, sa bicycle. O, ito yung idler. This is the idler. So, may classification tayo ng chains. Tatlo yan. Number one, yung chain na pang angat. Nakakita na ba kayo nagbabaklas sa makina yung overhaul? Ang hinahatak nila. Yung pulley. Okay, that is a hosting chain. Number two, yung conveyor. Punta na ba kayo ng ano, ng yellow cab? Punta kayo ng store ng yellow cab, makikita nyo kung paano niluluto yung pizza nyo. That is a chain conveyor.
Yung chain conveyor na yon, sa ilalim merong heater. Hindi siya pwedeng conveyor na belt, ha? Chain conveyor. Ilalim doon may heater, yung taas may heater din. Paglabas mo, paglabas ng pizza nyo, after 2 minutes, luto na agad yun. Now, for power transmission, bicycles, motorcycles. Ayan yung mga chains. Okay? Ayan yung mga ginagamit. So, for hoisting and hauling, yung pang-angat, chains with oval links, yung mga tanikala na tinatawag, tapos chains with square links. Tingnan natin. Square links, saan dyan? Nasaan yung square? Sa square, turo nyo. Ito, this one, huh? Okay? Yung ginagamit yan sa ano, sa mga doors, rolling doors, sa mga pantindahan. Okay? Ayan sila. Chains with oval links. The links are of oval shape. The joint of each link is welded. Such as chains that are used for low speeds, yung chain hoist and anchor hoist. Yan o, ornamental. Diba? Yung pang-aso. Conveyor chains. Yan, detachable or hook joint chains, closed joint type chains. Yan, katulad niya. Pwede yan. Pag drive train, ganito, kaganda ang chains mo. Ito, chain drive. Design guides for chain drive. The minimum number of teeth should be 17 for the driving pulley. Unless operating at low speed. So, paano masabi low speed? Less than 10.47 rad per second. So, i-multiply mo ng 60, that is 600 plus RPM. Maximum speed ratio, 7 to 10. So, ibig sabihin, your driving pulley is one part and then times 7 yung laki ng driven pulley. The center distance between sprocket axis should be approximately 30 to 50 pitches. Yung pitch is yung layo ng chain to chain. Okay? The larger sprocket normally has more than 120 teeth. The preferred arrangement for a chain drive is with the center line of sprockets. Nakadepende dun sa haba ng center line. Yan. Ito yung sa motor. May motor yan. Tapos ito idler. Itong part na to idler yan. May kita nyo. That is an idler. Tensioner. Chain tensioner. Kaya pag hindi siya nakatension, lalagitik. Tik, 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 tik. Kapag in-adjust mo yung tension, mawala na yung lagitik niyan. Commonly, this is an engineering plastic. Yun ang taas niya. Ito, engineering plastic. Itong puti. Yung puti na engineering plastic. Delrin, acetal. Hindi madaling maupod. Mas matibay pa yung plastic na yan dun sa plastic ng skateboard. Yung gulong ng skateboard. So, ito yung applications niya. Yung roller chain. Diba? Pag ganyan, nadidivide niya yung power na itataas niya yung torque. Na hindi niyo na kailangan mag-reducer. Anong gamit niya? Tignan niyo yung motor na gamit niya. Ang tayong gamit niya motor is drill. Electric drill lang. So, na-multiply niya yung torque nung electric drill. Diba, papatong mo lang yung manok. Sa Ihawan. Sa Baliwag, diba? Señor Pedro. Sa Andox. Sana kunin nila akong model.
So, next. Yan, sa bicycle. Yung group set na yan. Tatlo. Yan, and derailleur. Sa ilalim. Ito, chain, hoisting chain. Chain conveyor. Ito yung hoisting chain, ha. Ito yung conveyor chain. Mga paleta. Ito, hoisting chain. Anikala. O, saan tong scraper na to? Alam niyo yung mga may alaga ng baka? Yung mga dairy farm? Yung mga kumpanya na may alagang baboy, baka. Yung nilalakaran ng baboy, saan nilalakaran ng baka? Diba, ang baka is tachi lang tachi yan. Saan na pupunta yung tachi? Winawalis ba nila? Hindi. Ini-scrape nitong scraper na to. Kaya ganun lang yan, dadaan lang doon sa dinadaanan ng baka, tapos i-scrape ni lahat ng tachi ng baka, ilalaglag. Tapos yun, gagawing fertilizer. Ayan na. Scraper, tapos yung sprocket chain. Ito, upper trough. Another one. Resolver sprocket, resolver chain. Okay. Yung links. Ah, dinodoble. Pag dinodoble, pag dinoble mo yan, tataas yung service factor. Ibig sabihin, mataas na tensile forces ang kaya niyang i-receive. Okay, tinitibayan. Ito, pang drive to, pang drive chain. This is for links. Ito naman, load chain. Matataas yung kanyang mga hinge. Malaki yung hinge. Hinge. Okay? Sa tank. Tank trucks. Okay? Meron kang pin. Roller bushing. Sidebar plate. Yan yung sinasaksaksakan nyo. Nasa gitna yan. So, in here, this is, dito ipapasok yung pin. Yung bushing is ito. Nasa loob. Kaya pag mahigpit yung pagkakalagay mo niyan, ano nangyayari? Hindi mo siya mabibend. Kailangan banayad lang yung pagkakalagay. Okay? So, ayun yung mga type. Double row, triple row, bear chain. May kakapitan dito ng ano eh. Ito, lalagyan mo ng screw. Lalagyan mo ng screw. Kapag conveyor chain. O yan, tanikala yung chain. Studlink or anchor. Bakit sir, ba't nilagyan ng ganito pag anchor? Sa taas ng forces, siyempre, kapag yan, na igtal mo, mapipingas, mapuputol. Ngayon, in order for you to make it sturdy and harder, lagyan mo ng kuntil sa gitna to support. Ayan. So, caterpillar, flat chain, inverted tooth, ayan, merong ngipin dito. Now, paano mo ma-measure yung tangential speed? Same lang yan ng belt. Kaya lang walang belt slippage. So, the belt has a tight slide and slack side. So, meron kang speed ratio. So, B1 is equal to B2. And that is equal to pi dN. Same lang. Now, the relation of the speed and tooth on sprocket. Papalitan mo lang yung D ng number of teeth. Nung driving sprocket and the driven sprocket.
Now, you want to know the pitch diameter. Pitch diameter, PD, is equal to yung number of pitches divided by sine 180 divided by number of teeth. You want to get the pitch. Pitch is equal to pitch diameter sine 180 divided by the number of teeth. Okay, ganun lang yun. Remember ha, iba yung pitch sa pitch diameter. Okay? Now, for the arc of contact, ito kahit di nyo na kami siya doin to eh. Binigay ko na yan. Eh, marami tayong exercises pagdating dito sa sprocket. Now, for the length of the chain, meron tayong simplified na formula dyan. Let me have the notes first. So, let us go here. The chain and sprocket. I have the formula here. Sinimplify na natin. For the length of the chain, tandaan nyo, ito, length of the chain. Okay? In pitches to ah. Yung length of chain is not in inches, but in pitches. Okay? So, T2 plus T1 divided by 2. Wala lang pa yan. Plus 2CP. Center pitches. Okay? Tapos, T2 minus T1 is squared. Wala nang cross belt to ah. Lagi na lang open yan. Hindi cross chain. 4TCP. Yung baba, ah ba? That is 4. 4C, di ba? D2 minus D1 squared 4C. Dito, 40CP. Now, you want to get the length of the chain, the LP, multiplied to the number of pitches. Ayun, LP times P. Ito kasi in pitches. Okay? Ito, naka-pitches, ha? Remember? Now, first, you want to get the center distance. Center distance is diameter of the larger pulley plus diameter of the smaller pulley. Divide by 2. So, it is in pitches only. So, C is CP times P. Okay? Okay, ito na yung binigay ko. For the power, same pa rin. Tn over factor. For the number of strands, the power developed, tapos power per strand. Siyempre, merong rating lang yung sprockets mo. Okay? Okay?